Lupit na lang. Hali! Galing! Idol! We're going live. We're live now. Yun. Okay, so live na tayo, guys. Hello sa inyong lahat. Andito ako ngayon sa Fairview, Quezon City, dito sa office ng ating Unity Network. Okay, so ang gagawin natin ngayon, may kasama ako ngayon dito sa office ng mga seven business coaches natin dito sa Unity Network, and lahat sila mga top income earner, no? 6 and 7 figure earners. And ganito gagawin natin. Hihingan natin sila ng mga advice, kung ano yung one piece of advice na pwede nilang maibigay sa iyo para ka maging successful sa iyong internet business. Okay, so 7 coaches. Isa-isa sila ang magbibigay ng one single advice na makakatulong sa iyo para mapalago mo yung business mo, yung internet business mo. So, exciting ba yon? Sige nga, mag-comment ka nga dyan sa, ano, sa comment section kung okay yun sa'yo, kung excited ka para doon. Again, 7 business coaches, ito sila. Makikita mo dyan. Hello, guys. Hello. Hello. Ayan, sorry. Ayan, may gitara pa doon. So, isa-isa ko silang lalapitan and hihingan natin sila ng advice. Sige nga, mag-comment ka dyan kung okay naman, narinig mo na ba ako ng mabuti. Okay na okay daw, sabi ni sino na sila, Glenn. So Edward Laurente, si Mac andito na pala. Okay, so ganun. Yeah. Pwede niyo sabihin, pwede niyo bang sabihin diyan sa comment kung saan kayo nakikinig, nagtu-tune in ngayon? Nasa probinsya ba kayo? Nasa bahay ba kayo? Namamasyal ba kayo? Para may idea ko kung nasaan kayo ngayon. So ito, for example, si Ruby nasa Dubai daw siya. Wow. So worldwide tong ano natin ginagawang live broadcast natin. Ayan, si Alexis from Zamboanga daw siya. Alright, so ayan. So isa-isa natin sila lalapitan. Ito. At hingan natin sila ng tag-isang-isang advice. Okay? So siguro muna natin hingan ng advice yung pinaka matanda sa lahat. Ito, pinakamatanda ito. Ito, si Coach Paolo. Pinakamatanda. Ako na ba? Ay. Pwede rin, ako na lang. Coach Paolo, mga nanonood sa atin ngayon, mga internet business owner, yung iba sa kanila, mga partners natin sa Unity Network, affiliate partners natin, yung iba siguro may business, may traditional business, may network marketing business. Ano yung one piece of advice na pwede mong ibigay sa kanila na magbibigay ng malaking impact sa kanilang business? Okay, sige. Yan, Coach Paolo. Okay, simulan natin. Tandaan nyo ito, number one na ituturo ko sa inyo, focus on end result. Okay? Mag-focus kayo dun sa dulo, dun sa gusto nyo. Bakit kailangan mag-focus dun sa once or dun sa end result nyo? Kasi, kapag ka kasi nakapokus ko dun sa process, pag nahirapan ka, mahirapan ka talaga. Okay? Kasi doon ka nakapokus eh. Ang hirap naman ang ginagawa ko. Ang hirap naman tong business ko. Ang dami palang gagawin. Ganito, etc. So, saan ka nakapokus? Doon sa process. Mahirap talaga. Pero kung yung mindset mo, focus ka sa end result, kahit na nahirapan ka, dire-diretso pa din yun. Diba? Kasi na-enjoy mo eh. Nakikita mo,
For example, ang goal mo, magkaroon ka ng house and lot o kaya dream car mo. Ngayon, dahil nakapokus ka dun sa dream car mo or house and lot, yun yung end result, tama? So ngayon yung process na yun, habang nahihirapan ka, ini-enjoy mo kasi, bakit? Ay, kasi alam mo sa sarili mo, eh, kapag nahihirapan ako ngayon, sigurado ako makukuha ng end result kasi ito talaga yung way ng success eh. Kailangan nahihirapan sa simula bago maging successful. Diba? Nakakita ka na ba ng successful? Ano sinabi? Paano ka naging successful, Coach Edward? Ay, ito ginawa ko, paklik-klik ako. Diba? Nag-share ako, ito yung ginawa ko. Dali lang, successful agad. Diba? Nakakita ka ba ng ganun successful? Kahit sino mga successful? Wala naman, diba? Ano lagi sinasabi? Na-pressure ako, ganito pinagdaanan ko, nahirapan lagi. So ngayon, ganito, para matanim sa iyong word na focus ka dun sa end result, may bibigay ako sa iyong analogy. Tanda mo tong analogy na to, ha? Anong analogy? For example, tayong dalawa, okay? Imagine mo ha, sa mga oras to, real scenario, okay? Tayong dalawa, magkaroon tayo ng challenge. I-challenge tayo, for example, ni Coach Edward. Ano yung challenge niya? Paunahan tayong makapunta sa tuktok ng bundok, okay? Kung sino mauna, bibigyan ng 1,000,000. Accept mo yung challenge? O kahit na video lang to, kahit na video to, sumagot ka pa din ng yes. Tanungin mo ulit. Ulit. Ito challenge. Kung paunahan tayong makapunta sa tuktok ng bundok, kung sino mauna, bibigyan ng 1,000,000 ni Coach Edward. I-accept mo yung challenge? Yun, ayos, in-accept. O, ito na ngayon, in-accept mo yung challenge, diba? Ito na. Oh, sige. Pagka na, kung sino mauna, may 1,000,000, diba? Ito ngayon yung dadaanan natin. Doon sa dadaanan natin, isa lang yung dadaanan natin. Walang iba, walang ibang dadaanan. Isa lang talaga. Isang line lang talaga. Papunta sa tuktok ng bundok. Ngayon, may nakaharang doon. Na anim. Ano yung anim? May isang crocodile, may isang lion, may isang tiger, may isang gorilla, may isang bear, may isang anaconda. Tanong, diretso ko ba doon? Doon ako sa bundok? Siguro ito, sasabihin ng iba, Coach Pau, wag na ikaw na lang mamatay pa ako dyan. Ikaw na mag-isa. Diba? Bakit? Kasi naman baliw ko siyang dederecho dyan. Coach, 1,000,000 lang yan eh. Mahal ko pa buhay ko. Para sa family ko. Kaya hindi ako tutuloy dyan. Imagine, mga top 6 na wild animal. Tutuloy ka ba yan? Baliw lang ang pupunta dyan, diba? Okay, ganito. Ako tanongin mo. Kung tutuloy ako dun. Tutuloy ba ako dun sa challenge na yan na makapunta sa tuktok ng bundok? Alam mo ang sasagot ko? Coach Paolo, tutuloy ka ba? Siyempre naman. 1,000,000 eh. Ito ang tanong, focus ka sa end result, diba? Mm-hmm. Para saan yung end result? 1,000,000 para sa family mo, para sa sarili mo. Ngayon, paano ako makapunta sa tuktok ng bundok? Ito gagawin ko. Mangihiram ako ng 100,000, mangungutang ako, magre-renta ako ng helicopter para makapunta ako dun sa tuktok ng bundok. Diba? Ano napansin mo dun sa analogy na ginamit natin? Yung isa, nakapokus sa problem, process. Naku, dadaanan ko, may mga six wild animal, yoko na dyan, mamatay pa ako, ikaw na lang, Coach Pau. Bahala ka sa buhay mo. Sa'yo na yung 1,000,000 mo, di ba? Ngayon, ako saan ako na-focus? End result. Teka, kailangan ko yung 1,000,000. Para sa ba yung 1,000,000? Para sa family ko, para sa sarili ko. Nakapokus ako sa end result, nakapokus ako sa solution. So yung tatandaan mo ha, pag focus ka sa process, automatic focus ka sa problem. At mas lalo kong mahirapan. Focus ka sa end result, kahit may problem, makakaisip ka ng solution. Kagaya nung sinabi ko kanina. Diba, wala namang pinag-usapan na kahit ano, diba? Basta ang usapan lang, makapunta sa tuktok ng bundok. Dahil nakapokus ako sa end result, ano yung solution na naisip ko? Simple lang, kung utang 100,000, mag-renta ako ng helicopter, o di nilampasan ko yung mga wild animal, ngayon, nakuha ka 1,000,000, di mayroon ng ROI, return of investment na 900,000. Diba? Ganun yung business natin. Kaya ngayon, parang sa business natin, dito sa apps and yung network, di ba may natin ganun process? Kung paano mabilis na may hit yung income goal mo every month. Oh, di ba? So yun, ayos. So yun lang. Thank you. Ayos, so yun yung tip ko sa'yo. Ha? Tanda mo yun, ha? Focus ka lagi sa end result mo. Ayos. Okay? So yun, no? Pag focus ka sa solution, makakaisip ka ng paraan. Napakaganda. Thank you so much, Coach Paolo. Ayan. So, sino next? Malayan ba natutunan doon? Sino may napulot doon? Sige nga, mag-comment, mag-like. Pusuan mo itong broadcast na to. Tsaka kung may kakilala ka din mga nagbi-business, balak pumasok sa business, share mo din itong broadcast na to. No? Baka makatulong sa kanila. So, next na tatanungin natin sa advice, yung nakaupo dito sa gilid. Natatayo na siya. Ayan, si kilala niya yan. Estudyante.
Ayan, si Coach Raymond. Ayan. Okay, so hello guys. So ayun, so basically, actually yung gusto ko lang talaga i-share sa inyo ngayon is ano eh, nawala sa isip. Ayun. So ano, ito, be productive than being busy. No? Kasi may mga ibang sinasabi na na-busy sila. Parang ganun, no? Lagi na sinasabi na sobrang busy sila, na wala na silang oras para sa busy sila, para sa mga kailangan nilang gawin. Pero may pagkakaiba kasi ang pagiging busy sa pagiging productive. No? Paano yon? Okay? Paano yung pagdating sa ganun? Okay? Pagdating kasi sa productive, kailangan alamin mo ng maigi kung ano yung mga income-producing activities mo. No? So ano ba yon? Ano ba yung mga income-producing activities mo? Bilang isang internet entrepreneur, isa sa pinakakailangan mong activity talaga ay mag-invest ka sa sarili mo, which is yung pag-aaral mo, which is yung pagbabasa ng libro, tapos traffic and conversions, no? Actually, na yung kailangan eh. Doon ka na talaga mag-focus, okay? Kasi pag sabi natin katulad, may iba sinasabi na masyado akong busy para gawin yung trabaho, yung business na yan, masyado akong busy ganyan. Pero sa mga nakakausap ko, usually mga sinishare nila, nanonood pala sila ng TV, yung mga ganun, no? Nanonood sila ng movie, ngayon okay lang naman yon. Okay lang din manood kayo ng movie kasi talagang oras niyan, baka diyan kayo nag-e-enjoy. Pero make sure na bago nyo gawin yon, tapusin nyo muna yung mga income producing activities nyo. Okay? Tapos pagdating kasi sa ganun, minsan yung ibang tao rin nagiging impatient sila. No? Pagdating sa mga resulta, gusto may resulta agad. Okay? So, sa totoo lang itong business kasi natin, no, it really needs time. Okay? May time talagang kailangan kang hintayin, parang pagtatanim nga, di ba? Magtatanim ka. Hindi naman agad tutubo yan. Kailangan may oras din na kailangan para magkaroon ka ng resulta. Okay, ngayon, kung talagang impatient ka at gusto mo talaga agad magkaroon ng resulta, ang kailangan mo lang gawin ay mag-focus ka na damihan mo yung action mo. Okay, paano action ka to? Nag-FB ads ka. Okay ka na, tapos mo na sa FB ads. Baka pwede kang mag-FB live. Baka pwede kang mag-video blog. Baka pwede kang mag-PM, mag-message sa mga tao, mag-add ng friends, mag-post sa group. No? So yun, okay? Focus on the producing activities, no? Wag mo siya i-confuse sa pagiging busy, sa pagiging productive. Focus ka sa mga producing activities na nagpo-produce sa'yo ng income. Okay? And basically dito sa ginagawa natin, invest in yourself, training materials, yung coaching program, yung video training, at saka aralin mo kung paano ka magkakaroon ng prospects, which is traffic at conversion, kung paano sila mako-close pag close ng sale. Okay, so basically yun lang yung gusto ko i-share sa inyo, and I hope, no, be productive instead of being busy. Okay? Hello, so si yan. Coach Raymond. Wait, pahabol akong question, Coach Raymond. Ano yung pwede mong ibigay na advice lalo na dun sa mga business owner na ang kalaban ay yung distraction, no? Ibig sabihin sa internet kasi ngayon napakaraming distraction, di ba? YouTube, yung mga kung ano-anong nakikita nila sa internet. Ano yung magandang panlaban para makontra yung mga nakaka-istorbong mga bagay na yun? Ano yung ginagawa mo para ma-eliminate yung mga distraction? Okay, so pagdating sa ganun, no, mga distractions, kailangan lang talaga self-discipline eh. Pagdating sa ganun. Ibig sabihin, kapag ito lang inalat mong oras para sa business mo, sabihin natin full-time employee ka, talagang ano ka, di ba? Busy ka doon sa trabaho mo. Okay? Tapos naglaan ka lang ng 1 to 3 hours talaga for your business. Dapat sa 1 to 3 hours na 'yon, okay? Kailangan talagang ano lang, business lang talaga. Okay? Kailangan ma-discipline mo 'yung sarili mo na dapat ito lang 'yung gagawin mo. Ngayon, kapag talagang sobrang distracted ka pa rin, hindi pa rin naging effective 'yun para sa iyo, kailangan mo bumalik sa reason why mo. Bumalik ka kung bakit mo ba ginagawa 'yung negosyo mo. Okay? Kasi kapag distracted ka pa rin, ibig sabihin lang 'yan na hindi pa mahalaga sa yung negosyo mo, hindi pa mahalaga sa yung pangarap mo ngayon. Okay? Pero kapag mahalagang mahalaga yan, katulad niya, siguro gasgas na tong example na to, no? Pero parang ano, sabi niya, 'di ba yung kidnap, sabi natin ngayon, yung anak mo, gasgas na example niya. Pero it's effective kasi katulad na-kidnap yung anak mo, kinabukasan kailangan magbayad ka ng ganitong halaga. Gagawin mo lahat, baka nga mag-leave ka pa sa opisina mo, baka mag-walk out ka muna sa opisina mo para makuha lang yun. Baka utangan mo pa yung boss mo. Diba? Gagawin mo talaga lahat eh. Basta nandun yung priority mo. So, kapag distracted ka pa rin talaga, tanungin mo muna yung sarili mo kung importante ba talaga sa yung ginagawa mo. Okay? So, yun, self-discipline at saka
prioritization, kung mahalaga ba talaga para sa yung ginagawa mo. Yun, thank you so much. Sige. Coach Raymond. Ayan, so yun. Patience tsaka discipline. Okay ba? May natutunan ba? Like and pusuan ang video. And kung may kakilala ka rin na ibang business owner, share mo lang to sa kanila. So ngayon, punta tayo sa another coach na hihingan natin ng advice. No? Ito, sino kayong mga busy na coach dito? Sino muna? Sino sa inyo? Si Coach Sai? Okay, si Coach Sai. Ang next natin. Ayan, so ito si Coach Sai, lapitan natin at hingan natin siya. So yun, Coach. Coach Sai, ano yung dahing puso, oh? Umilipad. Ano yung one piece of advice na pwede mong maibigay sa mga partners natin, no? Sa Unity Network, pati yung mga ibang business owners na merong possible na traditional business or MLM business, ano yung mabibigay mo sa kanilang advice na makakatulong sa kanila para sa kanilang business? Okay, sige. Yun, magandang question yun, Coach, no? Actually, madami akong gustong i-share. Pero since isa lang siya, yung pipiliin ko is yung commitment. Okay, para sa akin, mahalaga yung commitment. Kailangan committed ka sa ginagawa mo, okay? Kung may income goal ka na gusto mong i-reach, dapat committed ka na makuha mo yun. Kung may gusto ka talagang makuha na goal, dapat committed ka na makuha mo yun. Bakit mahalaga yung commitment? Kasi iba yung want sa commit, di ba? Kung want lang, parang gagawin mo lang yung business mo pag gusto mo lang. What if kung hindi mo feel na hindi mo gusto na gawin yung business mo? Meaning hindi mo gagawin, di ba? What if wala ka sa mood? Meaning hindi mo gusto gagawin yung business mo? What if nag-feeling sakit-sakitan ka, parang ganon? Di ba? So hindi mo gagawin yung business mo. So hindi ka committed pag ganon. Kailangan kasi committed ka kasi kahit anong mangyari, example, kahit na sinabi ni Coach Raymond na kahit busy ka, sabi ni Coach Pao, di ba, yung focus, kahit busy ka, makapag-focus ka talaga kasi committed ka dun sa goal na inaasam mo, di ba? Gaya sa pag-aasawa na sinabi ni Coach Mao kanina, narinig ko sa kanya, na yung pag-aasawa kasi, it's a long-term process, di ba? Kailangan ng commitment between the two of you para mag-working relationship nyo. Kasi pag walang commitment, walang mangyayari, walang mararating, di ba? Ganun din sa business natin. Kasi sa akin kasi personally, ito yung nag-work talaga sa akin. Nung time na nag-decide ako na hindi ako mag-settle sa want kasi madaming gusto, pero konti lang yung nagko-commit, di ba? So kailangan mag-transform tayo dun sa from wish, di ba? Madaming parang nangangarap. Tapos naging want. From want, dapat mag-jump tayo dun sa commit. Mag-transform tayo dun sa commit. Kasi that's another level. Kumbaga, mas mataas siya na level compared dun sa want lang. Okay? So, mahalaga yung commitment, guys, sa lahat ng bagay. Kailangan committed ka na makuha mo yung income goal mo. Kasi pangarap mo yun, di ba? Para sa pamilya mo yun. Tama? So, matagal mo nang inaasam yun. So, anong reason kung bakit hindi ka magko-commit para doon? Diba? Kailangan pakasalan mo yung pangarap mo para magkaroon ka ng commitment. Kumbaga, sabi nga ni Grant Cardone na you need to become obsessed. Kasi once na maging obsessed ka, kahit anong struggles or kahit anong challenges na para maharap mo, baliwala yung lahat. Kasi committed ka, obsessed ka, diba? So, yun lang. I hope na maaari kayo natutunan sa simpleng idea na yon. So, thank you sa panonood ng Facebook Live video na to. Ayun. So, i-share nyo yung video na to. Okay. So, thank you so much, Coach Sai. Thank you, Coach. Okay. So, may natutunan ba doon? I-click, like, and pusuan nyo na tong video na to kung marami kayong natutunan dito sa ating Facebook Live broadcast. Okay. Kung meron din kayong kilalang tingin nyo magbe-benefit dito sa free training na ginagawa natin regularly, share nyo lang ito. Tapos make sure to follow this page. Okay, so isa pa. Sino pang next na hinga natin ng advice? Ito kanina, ang daming bumabati kay Coach Ken. So, sinong ready na sa tip na ibibigay ni Coach Ken? Baisa. By the way, kanina may nagtanong, puros lalaki lang ba ang coach? Ayun, si Coach Sino.
And naghahanap pa kami ng mga additional coach na mag-i-stand up, gusto maging leader in our community. Sino yung next? Si Coach Ken. Yan. Coach Ken, ano yung... Hey, hello. Yan, ano yung one piece of advice, one single advice na pwede mong mabigay sa mga internet business owner at saka sa mga partners natin sa Unity Network. Yan. Okay. One piece of my advice is to be how to be alive. So parang notice mo yung sarili mo na parang lifeline siya. Di ba? Yung lifeline pag ganun means living siya. Pag straight dead. Parang ganun din, no? As entrepreneur, marami tayong mga ups and downs. Ganito, di ba? So para experience din natin kapag isang entrepreneur ka, kailangan mo na mag-grow. So pag ganun, nasa stable ka lang, hindi ka mag-grow eh. So, wala kang result. Maraming mga tao na gusto talaga ng result, pero wala silang ginagawang ma-action. Kailangan talaga dito is yung massive action para magkaroon ka ng result. Parang kwan din eh, yung buhay natin, kailangan din na matuto tayo, hindi lang puro aral. Aral ng aral, tapos walang action. Yung pinaka-importante talaga dito is yung massive action. Tapos, kailangan natin na lagi tayong magbasa ng libro, gawa ka ng mga activities talaga na makakapag-produce sa'yo ng result. Yun yung pinaka-importante. Tapos, hindi reason na wala kang internet, wala kang laptop, wala kang cellphone. Actually, dati, sa akin nung nag-start ako, cellphone lang talaga gamit ko. Yun na yung lagi kong, para magkaroon ng result, yun laging ginagawa ko, pumupunta lang ako sa internet shop pag hindi kaya ng cellphone ko. So, nakapag-produce nga ako ng result within sa cellphone lang. Ngayon nga lang ako nakabili ng MacBook. It's because dito sa result ko, sa Unity Network. Kaya, at least na ma-inspire din kayo na hindi reason. Walang reason talaga na hindi ka magkakaroon ng result. Kapag meron kang strong belief, tsaka strong why kung bakit mo ginagawa itong business na to. So, yun lang talaga ang maibibigay ko na tip para sa inyo. So, sa next, meron na naman. Thank you so much, Coach Ken. Okay. Yun, so, di ba, napaka-valuable. Valuable ba yung mga binibigay na tips? Nang ibang natututunan? So, ipusuan nyo. Make sure to follow this page. Sinong ready pa for additional three coaches na magbibigay ng tips? Three more coaches and three more tips for success, for internet business success. Sige ha, mag-comment kayo dyan. Comment kung may natututunan, kung may nakukuhang, kung nagkakaroon ba ng aha moment, ng breakthrough. Sige, comment dyan sa ating comment section. So, tanungin natin ngayon, itong katabi ko ngayon, additional, another coach natin dito sa Unity Network, team leader, top earner din, lahat yung mga yan, top earners. So, ito si Coach Resty Chavez. So, Coach Resty, yes. Ano yung one single advice or tip na mabibigay mo sa mga manunood natin? Manunood natin, mga partners natin sa Unity Network. And yung iba naman, mga business owners, may traditional business o kaya may MLM business network marketing. So yan, ready na for Coach Rusty. Pwede ko ba sila pagalita? Then, okay, may kukwento lang ako sa inyo. Merong isang lalaki na gusto niya makarating ng Baguio, no? Gusto niya makarating ng Baguio. Tapos so kailangan niyang gumising ng maaga para makarating siya ng maaga dun sa Baguio. Ngayon, sabi niya nung kinabukasan dumating na yung umaga, nagising na siya. Tapos kinabukasan, sabi niya, ay bukas na lang. Dahil may next bus pa naman. So, dumating na naman yung kinabukasan. Tulog ulit siya, tapos pagising niya. Eh, lamig. Ang lamig. Tapos yung kumot, ang sarap ng kumot. Bukas na nga lang ulit. Bukas na lang. Tapos, hindi yun eh. Lumipas yung mag-apon, lamag, tulog ng TV, yan. Tapos tulog ulit, kinabukasan. Sabi niya, sige, bukas, punta na ako ng Baguio. Yun na yung final ko talaga, pupunta na talaga ako. Ang ginawa niya, gumising siya ng maaga. So, nagpunta siya doon sa labas, inaantay niya yung bus. Yun pala, kahapon na yung huling bus, wala nang darating na bus.
So, ano yung lesson doon? Wala, kinuwento ko lang. Procrastination, no? Maraming may gusto ng time and financial freedom. Maraming may gusto ng kumita habang merong ibang ginagawa. No? Maraming gustong kumita na additional income na makakatulong sa kanila para maitaas yung kanilang pamumuhay. No? Maraming may gusto nun eh. Ano yung nagiging problema? Dinidelay. No? Dinidelay nila yung success nila. Nakita na nila. No? Nakita na nila ng mismo sa mata nila, nabasa mismo ng isip nila yung potential, nakita nila na nagkakaroon ng resulta yung mga tao. No? So, anong ginagawa nila? No? Dinedelay. No? Marami nang pinatay na pangarap yung procrastination. No? Akala kasi natin, marami pa tayong oras. No? Hindi natin alam, hindi mo masasabi kung bukas buhay ka pa eh. Di ba? Sabi nga din sa The Secret yata na book 'yon na inaabot na lang ata ng mga 60 or 70 or mas mababa pa doon yung edad ng tao. So hindi mo alam. Hindi mo alam kung kailan ka mawawala rito sa mundo na 'to. 'Yun yung pinakamatinding risk na gagawin mo kung hindi ka mag-a-action agad. No, so kung meron ka nakita, meron kang nakitang opportunity, meron kang nakitang makakatulong sa'yo, ano pang kailangan mo na patagalin, di ba? May goal ka, malinaw yung goal mo, umawan yung pamilya mo, magkaroon ka ng extra income, magkaroon ka ng additional income stream, no? Halimbawa, gusto mo parami ng income stream, nakita mo yung, ano, halimbawa dito sa Unity Network, nakita mo yung potential ng business. Ano pang reason bakit mo papapatagalin? Ha? Ano pang reason, di ba? Ano pang reason? Mag-take action ka na. Huwag mo nang patagalin. No? So, yun yung lesson ko, procrastination. Okay? So, that's it. Yeah. Bye. Avoid procrastination. Thank you so much, Coach Chesty. Ay! Ina-taking ko ngayon. Ayun, no? Napakagandang advice. Napakagandang kwento din. So, yun. Kung nagustuhan niyo yung kwento na yon, make sure to like and pusuan niyo itong ano na to. Pusuan niyo itong broadcast na to. Pwede niyo rin siyang i-share. No, so meron pa tayong mga coaches na natitira, hihingan pa natin sila ng advice. So for the meantime, inom muna ako ng kape. Saan bang galing kape to? Bulacan, no? Iyan, sarap. Inom muna tayo. Iyan, sarap magkape habang umuulan. Umuulan na dito sa Fairview. Okay, so puntahan natin sa panating coach, no? Top earner, top leader, and coach of our community, na si Coach Mau. Yan, Coach Mau, ano yung advice na mabibigay mo sa mga viewers natin na pwedeng makatulong sa kanila for their business, internet business, or organization type business? Yan, ayos, Coach Mau. Ayos. Coach Mau Magallanes, no? And gusto ko lang share sa inyo is yung, alam mo yun, kung paano mo imomotivate yung sarili mo. So, kailangan mong tandaan yung word na to. Okay? Isang word lang to, and kung i-apply mo lahat ng mga sasabihin ko sa iyo ngayon, okay, isang word lang siya, sa lahat ng mga sinabi ng mga coaches, I think, hindi ko magagarantee, no? Pero, malaki yung chance na makuha mo yung resulta mo. Kung ngayon, sa tingin mo, ginagawa mo na yung best mo, tapos wala ka pa rin resulta, ito yung kulang sa'yo. Ano yung word na yun? Obsessed. Okay? You need to be obsessed na makuha yung goal mo. Kung hindi mo lang kukuha yung goal mo ngayon, kung hindi ka nagkakaroon ng resulta ngayon, it's because hindi ka talaga obsessed na makuha yung resulta na gusto mo. Okay? Let's say for example, ginawa ko na yung mga bagay na sinasabi mo, Coach Mau, ginawa ko na yung mga advices ni Coach Paolo, ni Coach Raymond, ni Coach Edward Reformina, pero hindi ka nagkakaroon ng resulta, isa lang ang dahilan, hindi ka obsessed, hindi mo talaga ginagawa yung mga dapat mong gawin, hindi mo talaga, isa na yun, yung hindi mo pagiging obsessed, okay, at hindi mo ginagawa na ibigay yung best mo, at hindi ka alam mo yun, hindi mo talaga binibigay yung lahat-lahat para nang sa ganun magkaroon ka ng resulta, okay? So, para mas malinaw sa'yo, isa-isayin ko yung mga sinabi ng mga coaches, no? Be obsessed, okay, doon sa focus, okay? Be obsessed on your focus. Ano ibig sabihin ng focus?
focus is deleting something and focus on one thing. Okay? Parang ganda lang yun, no? Marami kasi mga entrepreneur, marami mga tao na ang sinasabi nila is gusto nilang magkaroon ng resulta pero hindi naman sila focus okay dun sa mga dapat nilang gawin. Okay? So, you need to focus on the result. Sabi nga ni Paolo, no? So, kailangan mag-focus ka, no? Ah, meron tayong tinatawag na time blocking. Kaya ano ibig sabihin nun? Kung gusto mo talaga magkaroon ng resulta dito, kailangan meron ka talagang bagay and kailangan nagiging focus ka on your strength. Okay? Let's say for example, kung hindi ka nagkakaroon ng resulta ngayon, nagbi-video ka, it's because hindi mo dine-develop or hindi ka focus dun sa gusto mong mangyari. Okay? Gusto mong maging video marketer, gusto mong maging magaling sa pagbi-video. Okay? Yan sa mga dahilan kung bakit hindi ka nagiging successful as a video marketer, hindi ka nagkakaroon ng resulta. It's because, alam mo yun, marami kang iniisip na strategies kung paano ka magkakaroon ng resulta. Okay? So you need to focus first. Okay? Focus. Be obsessed on your focus. Ibig sabihin, dapat, ano mo yan, pag dito yung focus mo, be obsessed na maging focus ka. Ikaw, kasi kailangan may discipline ka dyan, eh, no? So second is yung pagiging, ano, yung senior ni Coach Raymond, no? Be obsessed on your production. Okay? So, hindi ibig sabihin na nagmamarket ka ngayon, okay? Gumagawa ka ng website, is magkakaroon na ka na agad ng resulta. Okay? Dapat, yung pag sinabi natin production, dapat nakapag-produce ka. Ibig sabihin, nakapag-generate ka ng sales. Okay? So, kailangan maging obsessed ka sa pagkuha ng, yun, na makapag-generate ka ng sales. Kasi, pag wala kang sales, okay, gutom ka. Gusto mo ba yun? Okay, so kung hindi ka magkakaroon ng resulta, hindi ka magiging obsessed na magkaroon ng production, okay, productive, hindi ka tatawagin na productive pag hindi ka nakapag-produce. Okay, so be obsessed on your production. Pangatlo, commitment. Okay, sa pagkuha ng goal, kailangan talaga maging obsessed ka sa commitment mo. Okay, sabi nga kanina, di ba, narinig sa akin ni Cyril, no? Ang commitment is ano lang yan. Pag sinabing commitment, parang sa pag-asawa. Okay? Kahit anong challenges na dumating sa buhay ninyo mag-asawa, hindi ka dapat bumibitiw. So, ganun din sa pagkuha ng goal. Kailangan maging committed ka sa goal mo. Okay? Hindi ibig sabihin na may goal ka ngayon. Okay? Tapos, gumawa ka ng action. Ginawa ko na lahat eh. Ginawa ko na lahat. Coach Mau, ginawa ko lahat eh. Okay? Nung hindi ka nagkaroon ng resulta, bumitiw ka. So, hindi yun yung commitment. Okay? Darating yung time talaga na magkakaroon ka ng challenges. At pag binitawan mo yan, hindi ka talaga magkakaroon ng resulta. Pero kung gusto mo talaga makuha yung resulta or gusto mo kumita ng malaki rito, you need to be obsessed, okay, sa commitment mo, sa goal mo. Pangapat is yung shiner ni Coach Ken, ano? Be alive. Be alive. And kicking. Be obsessed sa buhay mo. Okay? Ilang taong ka lang ba mabubuhay rito? Kailangan yung be alive. Okay? Hindi. Wala akong pinapasagasaan, ano? Pero yung buhay na, alam mo yun, masasabi bang alive ka or buhay ka kung araw-araw hinanakawan ka ng 8 to 12 hours? Okay? So you need to be obsessed. You need to be obsessed. Okay? Na mabuhay. Ibig sabihin, pag sinabing mabuhay, kumikita ka. Okay, kumikita ka kahit hindi ka nilalakawan ng oras. Okay? Kumikita ka, nakasama mo ang pamilya mo, nagagawa mo yung gusto mo, kasama mo yung mga kaibigan mo, like-minded people, na kung anong oras mo gustong gawin yung mga bagay, nagagawa mo. Be alive. Be obsessed on your life. Okay? Ilang taong ka lang? 60? 70? 80? So, dapat maging obsessed ka na gawin na maging alive. Okay? Pang lima. Okay? Kay Coach Resty. Okay? Yung procrastination. Okay? Maging obsessed sa procrastinate? Hindi naman. Be obsessed. Okay? Be obsessed to avoid procrastination. Yo. Okay? Sa pool. Isa nga, ayun, no? So, isa lang yung pwede kong ibigay sa inyo para lang sa ganun, ma-avoid nyo yan, eh, no? Isa sa dahilan kung bakit nagpo-procrastinate ang isang tao, it's because, sabi nga ni E.T. or sino ba, hindi naman yung, ano, hindi yung sa palabas, no? Si E.T. is si Eric Thomas, no? Sinabi niya na kung nagpo-procrastinate ka sa isang bagay, it is because hindi ganun ka-importante yung resulta na gusto mo ma-achieve. Hindi ganun ka-importante sa'yo
na maging successful. Hindi importante sa iyo na makuha yung bagay na yun. Okay? Say for example, ganito. Say for example, bibigyan kita ng 100,000. Okay? Or 1 million pesos. Pero itong kondisyon, kailangan alas 4 ng umaga magkasama tayo. Or magpunta ka sa akin. Anong gagawin mo? Siguro mga 350 pa lang. Ano ka na, no? Kumakatok ka na sa bahay ko, nauna ka pa sa akin. Kasi importante, gusto mo ng 1 million eh. Okay? The reason kung bakit hindi kumikita ang isang tao at nagpo-procrastinate ang isang tao is because hindi ganun ka-importante sa kanila yung mga bagay. So, paano mo magagawa ng solusyon yun? Lahat ng mga bagay na gusto mong ma-achieve. Okay? Okay? Make something na, make something, a routine siguro, na magawa mong importante lahat ng dapat mong gawin. Okay? Every morning, be obsessed. Okay? And make something na yung pagbabasa is importante. So, isip ka ng benefit na mangyayari sa'yo pag nagbabasa ka every morning. Exercise every morning. Bakit magiging importante ang exercise para sa buhay mo? Ang pagmamarket every day. Bakit importante na magmarket ka every day? Pag ganun laging tanong mo every morning at nagagawa mo na importante yung mga bagay na dapat mong gawin, okay? Malabo or malaking percentage na hindi ka magpo-procrastinate dahil meron kang gustong goal. Okay? Again, you need to be obsessed on your focus, be obsessed on your production, be focused on your commitment sa goal nyo, be obsessed sa buhay mo, at be obsessed doon sa pag-avoid ng mga ng pagiging procrastinator. Okay, maraming salamat at sana marami kayong tutunan. Yan. So, thank you so much, Coach Mal. Appeal muna. Ayun. Yan. So, si Coach Mal, no? So, maraming bang natututunan so far? So, click nyo lang yung like. Pusuan nyo tong video na to. Kung marami kayo napupulot, inumuna ulit tayo ng kape. Last advice na lang, last tip na lang. Puntahan natin yung isa pa, ang coach. Ikaw yun eh. Punta. Ito na, isang coach. Tenet! Ako pala. Ayan, may gusto lang ako din i-share sa inyo, no? Ako na yung last na magbibigay sa inyo ng tips, pero I really hope na marami kayo napulot dito. I believe yung mga shinare sa inyo ng mga coaches natin, yun lang naman yung kailangan nyong gawin at isabuhay, no? i-absorb sa inyong buhay para magkaroon ng success sa inyong business, whether kung may sarili kang business or kung partner ka dito sa Unity Network, apply mo lang yun, yung lahat ng mga shinare sa inyo ng coach. Okay, so ang gusto ko i-share sa inyo na isang idea or isang tip na I believe ito yung makakatulong sa inyo, no? Actually, napanood ko lang din ito sa isang video na napanood ko couple of days ago. At ang idea na yan ay ito. Huwag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Huwag na huwag mong i-compare yung resulta mo o yung sarili mo sa ibang tao. Okay, for example, ganito. Ang reason kasi kung bakit huwag mong i-compare dapat yung sarili mo sa iba ay dahil there is always better person compared to you. No, merong mas magaling sa iyo, laging merong mas maraming pera, laging merong mas successful pa. So mangyayari kapag kinumpara mo kasi yung sarili mo sa iba, ang mangyayari, magiging bitter ka lang, magiging frustrated ka lang lalo. No, so instead of comparing yourself to others, ganito gawin mo. No, ganito gawin mo. Ikumpara mo yung sarili mo sa sarili mo yesterday. No? Kukumpara mo yung sarili mo sa past skill mo kahapon, last week, or last month. No, mayroon ako nabasang quote na, compare yourself to others and you will become bitter. No, magiging bitter ka. But if you compare yourself to yourself, you will become better. Okay? Nag-gets ba yun? So yun, kukumpara mo lang lagi yung result mo, yung actions mo. Kahapon ba, mas naging action taker ka ba compare yesterday, compare today? No? Mas nag-improve ba yung skill mo compare yesterday? No? Ganun mo siya gagawin.
Okay? So, ask your question. Ask this question. Ano yung mga bagay na tingin mo pwede mong i-improve na starting today? Ano yung mga bagay na pwede mong i-improve sa sarili mo? No? Sa mindset mo, pwede mo bang i-improve yan? Compare yourself. Kung ano yung mindset mo yesterday, mas better na ba yan ngayon? Yung skill mo yesterday, mas better na ba siya ngayon? Okay? Kung gagawin mo yun, I believe na yun yung magiging isang susi sa success mo and sa happiness mo. No, kaya lang naman, ang isa din namang reason kung bakit natin gusto maging successful, kumita ng malaki para maging happy, di ba? Para magkaroon ng masayang buhay. E paano kung kinocompare mo lagi yung sarili mo sa iba? O, di ba? Pangit. So ikaw, instead of comparing yourself to others, compare yourself to yourself. No? So ask yourself, tanongin mo yung sarili mo, ano ba talaga yung gusto mong makuha? No? And then kuhain mo yun. Huwag mo titignan, ay, yung iba, may ganitong kotse, gusto ko rin nun. Ay, yung iba, ganito yung income nila every month, gusto ko rin ganun. No, stop looking at your business sa ganung point of view. Instead, gawin mo, tanongin mo, ano ba talagang gusto mo? Ano ba talagang gusto mong makuha? Ano bang gusto mong magiging achieve? Ma-achieve? Ano ba yung gusto mong maging? No? And then, maging focus ka sa pagkuha nun. Araw-araw, compare yourself to yourself. Nagiging better person ka ba? Nagiging better business owner ka ba? Since yesterday, compare to yesterday? Okay, so yun. Manatutunan ba doon? I hope nakuha mo yun, ha? Stop comparing yourself to other. Instead, improve yourself. Improve. Gawin mong kalaban ay yung sarili mo. No? Gawin mong kakumpetensya ay yung sarili mo. Huwag kang tumingin sa iba. Okay? So yun, I hope may nakuha ka doon sa small piece of advice na yun. Pero I believe, isa yun sa mga powerful advice na nakuha ko din. And makakatulong din yun sa'yo. Okay? So yun, thank you so much sa panonood. And kaya tayo nagkakaroon ng ganitong live broadcast. Ang intention namin, maging better person ka, maging successful ka sa business mo, especially kapag kung affiliate partner ka ng Unity Network. No? Our intention ay maging successful ka, matupad natin yung mission and vision statement natin na maging community na punong-puno ng success story. Okay? So yun, thank you so much sa mga coaches. Paalam na. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. Follow this page and like this page, share nyo siya. And by the way, yan pala, titanium inner circle. Kung gusto nyo makita ng harap-harapan, maging kaibigan yung mga coaches natin, pati yung mga other successful partners natin dito sa Unity Network, make sure to attend our titanium inner circle seminar happening this August 26. No? Sa mga titanium members natin, may free access kayo sa isang ticket doon sa next titanium inner circle seminar natin. Yan. So, kita-kita tayo dyan, August 26, happening very soon. Yan. Yes. Bye-bye! Bye-bye! Bye! Boom! Saba. Boom!